Eric Manoba. Andres Hannibal. Jose Valenzuela. Baldomero Katabay. Paulo Mero. Yan eh. Maaari ho bang sakana? Sa pagbalik na lang ho natin dito sa minahan. Andres, wala sa usapan yan, ha? Buhin mo! Ako ang naglalasin niyo dito. Ang usapan, usapan. Eh, sakit ho kasi ang ating nati ko. Eh, maidagdag ko man lang ho muna sa pagpapagamot niya. Tatlong buwan na tayo dito, hindi ko nga hiningi sa yun, dapat ibigay mo sa akin pagsahod eh. Ang usapan, usapan. Buhay mo na. Pasensya na, katapusan na ng kontrata ngayon. Nakikiusap ko lang sana. Eh, kailangan ko talaga namin ng pandagdag sa pagpapagamot ng... Andres! Dapat matuto kang... gumalang sa kasunduan! Ano po to? Dalawang asukal. Okay. Po. Salamat. Ito pa po. Tatlong balintawa. Ito po. Magkano po? 55 lahat po. Salamat. Salamat. Doon sa likod ng Isla Hugaw mo kami idaong, ha? Huwag nun sa baryo. Bakit po? Delikado po doon. Sa likod po ng gubat yun at mapapalakad po kayo. Kapag doon kami nakita sa baryo, sigurado ako walang matitira sa kita namin. Lalapain yung mga buhaya, yung pinagpagura namin. Sige po, gaito na lang po. Dagdagan nyo na lang po yung bayad at mapapalayo po ako eh. Sige. Ako sabihin ko muna si Andres at saka si Paulo. Pagkatapos babalikan kita agad, ha? Sige po. Oh, bis kayo! Uy, bis! Bakit? Gahapi-hapi tayo. Sagit ko. Anong gagawin natin?
iinom. Yung mga dalang babae si manager eh. Regalo daw niya sa ating tatlo yung isa. Oh, alo. At ayun na yan. Hindi lang ho. Mahaba pa po yung lakbay natin bukas eh. Eh di matulog yung sa bangka. Tatlong buwan na tayong kahit kalabaw dito eh. Ilang beses na tayong muntik ng mabao ng buhay. Kailangan natin gawin to. Tayo na riyan. Tayo na, Andres. Malalim ba dyan? Hindi naman po. Thank you.
Alo. Salamat. Gusto na ba yung si Andres? Mukhang mabuti naman. Bakit? Parang parati akong iniiwasan eh, kahit na sa pakikipag-usap. Marami lang sigurong inaalala. Nasa ospital sa Rojas ang kanyang ating sinati. Nawawalan ng boses ang kanyang inang. Eh, sino bang walang problema? Lang niya akong maangil-angilan, makakarinig siya sa akin. Pagpasensyahan mo na. Kapag pasensya akong tao, alam mo yun, Paulo. Pero huwag lang akong papakitaan ang kawalan ng modo. Hindi yung pwede. Tayo na. Mamaya na, kauupo lang natin eh. Ako ang magsasabi kung kailan tayo lalakad. Lalo na umayin sa hangan. Ano ka mo, Anders? Anong sinabi mo? Ang sabi ko ho, mas lalong umalinsangan. Alam kong ibig mo sabihin, hindi mo gusto ang pasya ko. Hindi ho, totoo naman pong umiinit eh. Pag-ingat-ingat lang tayo sa mga sasambitin natin ha. Yan nahuhuli yung kagaspangan ng ugali. Pero kung sadyang magaspangan ng ugali, kahit konting respeto lang. Ayun na! Tatong Paulo! Tatong Paulo! Ano yun? Andres? Andres, huy! Ano? Bakit? May nakita akong malaking itim na kabayo! Ano? Nakita ko ang itim na kabayo! Andres, itong magigiro ng ganyan, ha? Andres! 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 Huminga ka. Huminahon ka. Kumalma ka. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo, nakita ko po. Sabi ko sa'yo, malas ang dala ng batang yun eh! Ano ngayon? Huwag kayong magpapaniwala sa mito ng islang ito. Paniniwala lang ng tribo yan dito. Wala yan sa Biblia. Paniniwalang pagano yan, hindi totoo. Inakita nga niya yung itim na kabayo! Eh di nakita niya.
Nakakita siya ng kabayo. Ganun lang yun. Eh, ano ba sama dun? Paano magkakaroon ng kabayo dito? Eh, nandun sa kabilang bundok ng tribo. Wala namang kabayo ang tribo. Eh, malay natin kung may naligaw o may naiwan noon ng mga Hapon, mga Amerikano. Saan mo nakita? Sa ilugan po. Gawin natin. Sigurado ka? Opo. Kaya sa atin natin kung may bakas. Meron ba? Wala. Alam mo kung anong badya nito? Ha? Dahil sa'yo, sinumpa na tayong tatlo. Ay mamamatay na isa sa atin. O di kaya, lahat tayo mamamatay. At madugong kamatayan. Ayun na. Tata Paulo, totoo ko ba yung Panginoon? Hindi. Hindi totoo. Isang mito lang yun.
Sinang, puntahan niyo po sina Aling Krina at Mariposa. Aling Karina, ito po ang pera ni Tatang Paulo. Naroon po ang kanyang sako. Mariposa, ang pera ng tatang mo. Ito naman ang kanyang sako. Ating tatay. Nasaan si Paulo, Andres? Kagabi po. Mahigit 3 oras pa bago tayo makarating sa baryo. Kung tuloy-tuloy tayo. Pero magdadapit hapon na. Tingin nyo. Hindi naman natin kailangan magmadali eh. Sigurado ko, makaka-uwi din tayo. Umaga na tayo dito. Delikado yung gubat eh. Oh, nidala akong 2 long neck. Saka, 2 dilata ng kaninoteng galing sa New Zealand, bigay ni manager. Sakto. Mag-alay tayo ng pasasalamat bago tayo kumain, mag-inuman. Pasalamat tayo na natawid natin ang kabundukan. Kagubatan. O nga naman. Opo. Thank you.
Nalagyan kami ng tali para magdikit yung bewang namin. Ambal, tuko! Susuutan kami nung rubber na damit na waring katawan ng tuko. At may buntot pa tayo. Pagkatapos, lalagyan kami ng pandikit sa kamay. Maglalagay sila dyan, magpaplanta sila saan. Tapos yun ang aming didikitan at saka pupulutin ang mga palad namin. Kung ano-ano, lata, damit, dahon, at kung ano man ang itapon ng madla. Pupulutin namin, didikitan ng mga palad namin, tuwan-tuwa silang lahat, lalo na yung mga bata. Pero meron din natatakot. Oh. Dahil ginawa nilang nakakatakot ang itsura natin eh. Nakanganga palagi yung mga bunganga nating may konting pangil. Tulad ng sa buhaya. Pero kailangan laging nakaluwa yung mata namin. Ganito. Tapos merong konting introduction si Payaso. Sabi niya, mga kaibigan, ang inyong matutunghayan ngayon ay ang nakakatuwang kambal ng Isla Hugaw. Tapos, lalabas kami, gumagapang kami mula dun sa parang malaking butas ng puno. Palakpak! Nagkatuwaan kami. Ikinuwento nila ang naging buhay nila bilang kambal tuko sa peryahan. 9 taon silang nagpalabas bilang kambal tuko noong kabataan nila. Ayon kay Tatang Paulo, labis ang kalupitang dinanas nila. Nagtalo sila kalaunan na nauwi sa patayan. Inilibing ko na po sila sa gubat. Pwede po sa patawad. Nagdilim ang paningin ko. Gusto ko lang namang ipagtanggal si Tatang Paulo. Kaya ako nagawa yun sa tatay mo. Alegrina, patawad. Hindi ko na ipagtanggol si Tatang Paulo. Hmm.
Maari ho ba nating itago na lang ang pangyayaring ito? Thank you.